Ano ba para sa iyo ang pagdarasal at pagsimba? Obligasyon sa Diyos na dapat gampanan upang matamo ang kahilingan? O tanda ng iyong pasalamat at pagmamahal sa Diyos na nagkaloob ng lahat? Mapayapang araw mga kapanalig, pasalamatan natin ang Diyos sa walang hanggang pag-ibig at katapatan niya sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng salita ng Diyos. Pakinggan na natin ang mabuting balita na naguturo sa atin kung paano manalangin. Mula ito kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 4. Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya'y sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung papaanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangan namin. Patawarin kami sa aming mga sala. Tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Habang binabasa ko ang Ebanghelyo ngayon, hindi ko maiwasang mamangha at magtanong, paano kaya magdasal ang mga alagad ni Juan at nagka-interes ang mga alagad ni Jesus na magpaturo sa kanya ng dasal? Ano naman kaya ang problema sa mga bata ngayon na kailangan pang pilitin upang magdasal? O sa mga mag-aaral na kailangan pang bantayan at pagsarahan ng gate ng paaralan upang huwag tumakas sa pagdiriwang ng banal na misa? Mga kapanalig, naniniwala ako na hindi lamang sa pagdarasal humanga ang mga alagad ni Jesus, kundi maging sa pagsasabuhay. Maaari ring namangha at humanga sila sa relasyong meron si Jesus sa kanyang Ama. Kung ganon, kapag napukaw pala natin ang paghanga at interes ng isang tao, hindi na siya kailangang pilitin o takutin upang magdasal o magsimba. Sa pagkapukaw ng kanyang paghanga, kusang loob niyang hahangarin ang lumapit sa Diyos. Sa isang pamilya, makikita ang excitement sa mga anak na pumunta sa simbahan kung alam nilang lakad ito ng buong pamilya. Hindi lamang ito simpleng pagsamba sa Diyos, kundi bonding time rin para sa pamilya. Sa maayos na paggabay ng mga magulang, sabay na lalago ang relasyon sa Diyos at pamilya. Magbinata o magdalaga man ang mga anak at magkaroon ng sariling mga lakad, ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay bahagi na ng kanilang buhay. Sa simpleng pagkapukaw ng interes sa pagdarasal ng mga alagad ni Jesus, nahayag sa ating lahat ang tunay na relasyon natin sa Diyos. Siya ang ating mapagmahal na Ama at tayo naman ang kanyang mga anak. Ganito rin sana ang mangyari sa bawat tao mapupukaw ang interes na lumapit sa Diyos. Higit niya sanang maunawaan ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa kanya at lalong matuklasan ang dami ng biyayang nakalaan sa bawat taong tapat sa Panginoon. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang buhay natin sa mundo ay parang misteryo ng Santo Rosario. May tuwa, may hapis, may luwalhati, may liwanag. Pero sa bawat yugto ng ating buhay, laging nandiriyan ang Panginoong Jesus at mahal na Birheng Maria na umaakay, gumagabay at nagpapalakas sa ating pagtahak sa landas patungo sa Diyos Ama.